katanungan mula sa ating senior citizen na manonood. Saan ba pwedeng makaregister para makakuha sa 10,000 piso na cash incentive o ayuda para sa mga Filipino senior citizen? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. San po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon ang isang katanungan ng ating senior citizen dito sa ating channel. Kung saan nga ba mag-register para makakuha ng 10,000 cash incentive para sa mga senior citizen. Sino-sino nga ba ang pupwede dito mga ka-vlogs? Sa 10,000 cash incentive, bago ang lahat. Kung bago ka palang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba at huwag kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Meron ngang isang katanungan mula sa ating manonood na isang senior citizen. No, ang katanungan ito ay mula sa ating Facebook page Messenger kung saan tinatanong niya kung saan ba pwedeng makaregister para makakuha, no, makakuha ng 10,000 pesos na ayuda. Ang tinutukoy niya yung 10,000 na cash incentives para sa mga senior citizen na edad 80 years old, 85, 90 at 95 years old. So ito, ulitin ko mga ka-vlogs, no? Ang tinutukoy kasi nitong ating nagtatanong na senior citizen, itong 10,000 na ayuda na sinasabi niya, ito po yung Expanded Centenarian Act na kakapirma lang ng Pangulong Marcos, kaka-approve lang ng Pangulong Marcos last February, ngayong taon lang na ito mga ka-vlogs. So Expanded Centenarian Act na magbibigay ng cash incentives para sa mga senior citizen na may edad 80, 85, 90 at 95 years old. At dahil nga kaka-approve lang ito at kaka-pirma lang ng Pangulong Marcos ang 10,000 cash incentive na ito, no, o Expanded Centenarian Act nitong taon ay hindi pa ito na ipatupad, no, sapagkat ang pondo para ngayong taon ay hindi po nasali itong 10,000 na cash incentive sapagkat ngayon lang taon na ito na aprobahan at apirmahan ang nasabing batas. So, ibig sabihin, itong 10,000 piso na cash incentives para sa mga may edad na 80, 85, 90 at 95 years old ay next year po ito ma-implement sapagkat nasama na po ito sa national budget, no, for 2025. Itong 10,000 piso na cash incentives para sa ating mga senior citizen. Yes mga ka-vlogs, no, good news nga po ito para sa mga senior citizen natin dyan. Ha? Sapagkat ayon mismo sa Department of Budget and Management and ayon mismo sa pahayag ng Pangulong Marcos, ang 10,000 piso na cash incentives para po sa ating mga lolo at lola na may edad 80, 85, 90 at 95 years old ay magsisimula na ito next year sapagkat napasama na nga ito sa 2025 national budget. Well, ang tanong ngayon, paano nga ba ito makukuha? No? Ano ba ang gagawin? Dapat bang magparehistro? Kung magparehistro, saan naman? Saan tayo lalapit? No? Kasi may pondo na eh, next year. So, ang tanong na lang ngayon, paano nga ba ito makukuha? So, uulitin ko din na ang mga benepisyo, ayuda, lahat ng mga programa ng senior citizen ngayon ay nasa DSWD. So, ang sinasabi naman ng batas ay kailangan po magkakaroon ng transition o pagsasalin, paglilipat ng pamamahala mula DSWD to NCSC.
or the National Commission of a Senior Citizen. So ang NCSC, para sa kaalaman po ng lahat, ito po ang National Commission of Senior Citizen. Nilikha po ito, no, upang mamahala po sa lahat ng kapakanan, binipisyo, ayuda, programa ng mga Filipino senior citizen. Ang NCSC po ay nasa ilalim po ng Office of the President. So, bagong ahensya lamang ito, mga vlogs. Pero sa sinabi ko na kanina, no, sinasabi ng batas, kailangan magkakaroon ng pagsasali o paglilipat ng mamahala ng senior citizen mula DSWD to NCSC. So ang chairman ngayon ng NCSC ay si Attorney Franklin Quijano, na nakasuspindi po siya, no? Meron pong preventive 90 days suspension order dahil nga po sa investigasyon sa mga alegasyon laban sa kanya. Well, anyway, no, wala pa namang resulta sa investigasyon na yan kung meron nga po bang probable cause or wala. So, balik tayo dito sa NCSC. Paano nga ba makuha or maka-apply ng 10,000 piso? Kailangan pong magrehistro ang ating mga senior citizen sa database ng NCSC. Online po yan. So, ang website po ng NCSC, www.ncsc.gov.ph. No, sample po niyan nasa screen niyo, mga kablang. So yan po yung portal or website ng NCSC database. Sa ngayon, nasa mahigit 6 na milyon na po ang nakarehistro diyan, mga kablang. So kailangan talaga magrehistro diyan kahit po kayo ay rehistrado na sa OSCA office, rehistrado na kayo sa DSWD, kahit kayo ay kasali na sa social pension, abay, kailangan nyo pa rin magparehistro dyan. Sapagkat, no, sinabi naman ng NCSC chairman na meron pong mga necessary na mga impormasyon na hinihingi ng NCSC database na wala po doon sa OSCA, na wala po doon sa DSWD na inyong file, mga kablog. So, kailangan po talaga panibagong registration itong NCSC database, mga ka-vlog. So, ulitin ko ang website, www.ncsc.gov.ph. Well, sa mga hindi po marunong magparehistro dito, actually, no, napakarami ko ng video na ginawa hinggil nga po dito sa registration ng NCSC database, no? Paulit-ulit po natin itong nire-remind at hinihikayat ang mga senior citizen na magrehistro. And of course, marami din tayong mga videos na binigay sa inyo paano kayo matulungan na magrehistro para po ito sa mga hindi alam paano mag-online registration, hindi alam po ang gadget, no? So, uulitin ko na naman, kung hindi nyo po alam, no, pwede kayo magpatulong sa inyong anak, apo, mga miyembro sa pamilya na pwede kayong i-register online, no? Pangalawa, pwede din po kayong magpatulong sa inyong senior citizen organization na nasa barangay nyo po, no? Kung sino po ang marunong doon. Pangatlo, pwede kayong magpa-assist sa mga computer shops, no, mga nagbabantay doon, mga naglalaro na bata, mga gumagamit ng internet, ng computer, sa mga computer shop, pwede kayo magpa-assist doon, mga ka-vlogs. No, ibigay nyo lamang po ang website ng NCSC database, ang www.ncsc.gov.ph. And panghuli, pwede din po kayong magpa-assist sa OSCA office. No, pumunta kayo sa OSCA office na nasa LGU nyo para magparehistro kayo sa NCSC database. Well, may plano naman po ang NCSC, no, na maglagay ng mga NCSC personnel per barangay, no, pupuntahan yung mga barangay para po tulungan ang mga senior citizen na magparehistro or irehistro sa database ng NCSC. So, isa yun sa plano ng NCSC para nga po mapadali ang pagpaparehistro ng ating mga senior citizen. Ang target kasi ng NCSC, no, na maparehistro dito ng mga senior citizen ay nasa 12 million mahigit, no?
Kasi yan po yung datos ng PSA na nasa mahigit 12 million po ang senior citizen na bilang dito sa Pilipinas. Sa ngayon, no, kung makikita nyo sa inyong screen, abay 6.1 million pa lang ang rehistrado. So, kalahati pa lang po ang andyan sa database ng NCSC. Kalahati po ang wala pa. Baka isa kayo sa hindi pa nakaregister. So, yun po yung gagawin niyo. Magpatulong kayo sa mga sinasabi natin kanina, gaya ng kamag-anak, kapamilya, ASCA office, no, senior citizen organization, no, mga computer shops, no. Pumunta kayo doon, no, sa mga hindi alam magparehistro online. And take note, mga SSS pensioners, no, mga GSIS pensioners, PFAW pensioners, or kahit anong pension na tinatanggap nyo, no, kayo din po ay inaanyayahan na magparehistro dito sa NCSC database, sapagkat ang sinasabi po ng Expanded Centenarian Act of 2016 o itong 10,000 pesos na cash incentives para sa mga may edad 80, 85, 90 at 95 years old ay para po ito sa lahat. Walang pinipili. Mapa-indigent ka man or hindi, may pension ka man or wala, mayaman ka man or mahirap, abay lahat po kasali dito sa 10,000 cash incentives or cash gifts para sa ating mga lolo at lola na 80, 85, 90 at 95 years old. Hindi po ito siya retroactive, ha? Ibig sabihin, next year, kung i-implement na ito, abay, kailangan eksakto po na 80, 85, 90 at 95 years old kayo. Hindi ito retroactive o hindi po ito ihahabol. Well, anyway, itong 10,000 cash incentive, no, para sa mga 80, 85, 90 at 95 years old ay paunang cash gift lamang ito habang nag-aantay po tayo, no? Nag-aantay tayo na maging 100 years old or centenarian, mga ka-vlog. Sapagkat kung 100 years old na tayo or centenarian na tayo, well, andyan na po yung 100,000 pesos na cash gift plus the letter of felicitation mula sa presidente ng Pilipinas. Kaya, good luck po sa ating mga Filipino senior citizen, maging na mga kabataan. No, challenge po ito na panatilihin ang healthy lifestyle, alagaan ang pangangatawan, kumain ng wastong pagkain, no, at iwasan po ang bisyo para makamtan po natin itong pribilehiyo na nag-aantay po sa pagiging Filipino senior citizen. Bago ka matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating support thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, ayan po ang ating join button. Mamili ka ng mga perks na andyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to, kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinilaman sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.